magkasamang nakisangkot at sumailalim ang mga Adventistang kabataan at kanilang mga magulang sa Master Guide Training Camp na isinagawa ng Central Oriental Mindoro District. Doon ay mga hindi malilimutang karanasan at kaalaman ang kanilang magkakasamang pinagsaluhan. Ang kabuuang detalya na nasabing camp, balita ni Jam Enriquez. Walang piniling edad ang Master Guide Training Camp ng Central Oriental Mindoro District. Ito ay matapos maging bahagi ng training ang ilang mga magulang kasabay ang mga kabataan na normal nating nakikita na bahagi ng gawain. Isinagawa ang camp 14 hanggang 17 ng Abril sa Barangay Lapog, Socorro, Oriental Mindoro sa pangunguna ng mga Master Guides ng distrito. At nakakatawang isipin na mayroong mga bata, kabataan at pero di mga matatanda. Sa katunayan, yung mga matatanda ay medyo nahuli sila, pero sila yung mga, sabi nga natin na sila yung mga natira na lamang. Sila yung namag-isa sila sa mga remnant, kaanib sila. Ayon pa sa ilang mga magulang din ay isang napakasayang karanasan ang kagaya nito, lalo pa at kasama ang mga kabataan. Kung kaya nga, kahit abala ay isinakripisyong iwan pansamantala upang maging kabahagi ng gawain ito. Ito talaga isa sa mga pangarap ko na marating. At pangalawa, maging modelo sa aming mga anak. Nasundan nila kami at sila ilumagot din sa pananampalataya. Kabilang sa mga activities na isinagawa nila sa kanilang camp ay ang pag-accomplish ng ilan sa mga honors tulad ng camp craft, orienteering, basic first aid, basic rescue, temperance, Bible marking, camping skills, Christian grooming, marching at stars. At base sa kanilang nakagawian, hindi nawala ang trust walk at ang trustful. Samantala, kasabay ng pag-accomplish ng ilan pa nilang mga honors and requirements, ang mga Master Guide trainees na ito ay naghahanda para sa kanilang survival camp na posibleng isagawa sa mga susunod na buwan. Mula dito, pinatunayan nila kung paanong ang Panginoon ay walang pinipiling mga tao para sa kaniyang gawain. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Jam Enriquez, Hope Today, NPUC News.